Ang sarap ng ano? Anong kape to? Lingsi. Lingsi coffee. Shout meron po tayong video na Sony 800C. Kadalasang problema nito ito eh. Mapa 43, 50, 55. Anong kunin nyo ha? Daksak natin ha. Mga palya itong ano natin. Nag-on siya, no? Tingnan nyo ang mangyayari, ha? Yeah. Vertical bar siya. Yan, may palatas-tas ka pa. Break time ka, kopi. Sarap ng kape. Yan. Yung ganyang lumalabas na yan, may video yan na ano, yung Android. Yung ganun ng ganun. Yan ang sakit niya. Alam na ng marami to eh. Kasi pagka ganitong problema, tikon, palit tikon. Kaya lang, pag nagpalit ka ng titon, minsan sablay. Bakit sablay? Kasi hindi alam yung paraan ng pagpapalit ng titon. Hindi gaya ng nagpalit ka ng titon na nakuha mo sa basag. Pag sampak mo, buo ka agad eh. Hindi gaya ng bibili ka ng titon sa market o sa online. Mabibili mo same na same. Kaya lang, minsan walang laman. Pag minamalas-malas ka, minsan magkaiba yung panel ID. Ngayon, paano mo susolusyonan yung ganung problema? Aalamin natin sa pamamagitan ng pag-repair ng ganitong problema. Ayan, nawala siya. Iho-hongo. Ayan, naka-home yan. Nakalabas na yung kanyang mga apps niyan. Umpisahan natin. Kape muna tayo. Ito yung kanyang laman, mainboard, inverter, tapos yung tiko nasa ilalim. Panoorin nyo po yung paano natin i-repairing ganitong problema. Kasi marami rin yung sumusuko sa ganitong klase ng problemang sakit nito. Ang history nga pala nito, yun ang original niyang sakit. Tapos sabi ng may-ari, na-stuck yan ng isang taon mahigit. Nung tinetesting na nila, ayaw nang mag-on. Bumili ako ng board kay, ito yung dati niyang board. Kay Cillian Francisco, kay Brad Jun, tao ni Brad Anton Saraon. Nung maikabit ko na to, naibalik sa dati niyang sira yung ganung vertical bar. Ngayon, dalawa pa, pinunta natin, no? Ito, sa tikon, magpapalit tayo, eh. Tingnan natin kung paano ang procedure ng pagpalit ng tikon. Ito namang tikon na ito ay binili natin kay Philip Megs Aranyes ng Montalban Rizal. Dinayo pa natin siya para lang makakuha tayo ito. Kasi gusto natin kumuha sa may mga legit talaga na
Kung may problema man, pwede mong maisuli. Kasi mahirap umorder sa iba na hindi mo kilala talaga. Tapos pagka ayaw gumana, baka sabihin, bobo tayo. Sabihin, good yung binigay, ba't hindi gumana? Diba? Maganda na kasi yung nag-uusap yung seller at saka yung buyer. Para merong harmony yung inyong transaksyon. Hindi po tayo nagkukwento, ha? Sinasabi lang natin yung detalye. Baka mamaya meron naman tayo base na nagkukwento lang tayo. Manood ka kasi muna bago ko magsalita ng nagkukwento kami. Yan ang hirap sa'yo eh. Minsan ka lang nanood eh. Sinabi mo nung nagkukwento tayo eh. Kailangan natin pakinggan. Dito na tayo sa troubleshooting. Concentrate. Tabingi. Tutupan mo, ma. Makita mo lang ang ito ang kanyang tikon. Ito yung galing kay Sir Philip Meggs. Ayan, nakalagay pa ang okay. Kung titignan mo, no, same naman sila eh. Ang nawawala lang ito. Yung sakit. Diba? Pero yung model 55 0HP NO 8.2, control board 55T23-CO3. Yan. Tatandaan nyo itong ganitong board, tatlo gumamit, 43 50 55. Sabi ko sa kanya, bigyan mo ko yung pang 43 kasi pag ang nabilis mo 50 or 55, marami ka pang i-modify eh. Mo-modify mo yung panel ID. Mag-modify ka ng 3D niya sa may panel ID. Minsan, magtatanggal ka ng resistor sa papuntang LVDS niya. Para lang makorek yung kanyang control sa may mainboard. Papunta ng panel. Sabi ko sa kanya, pang 43 ang gusto ko. Kasi may pang 50 at 55. Bagamat same number sila, iba-iba yung panel ID na kinamit. Kasi iba yung size ng dalawa eh. Iba rin yung size ng 43. Ngayon, kakabit natin kung ano magiging resulta, no? Kabit natin.
ni San Pamela. Shoutout kay Philip Meg Aranyes, kay Cillian Francisco, sa inyong dalawa. Board ni Cillian, board naman ni Philip. Mga magigiting na teknisyan yan, ang pagkakatiwalaan po. Sana natin ang showroom. Ayun, nag-on, no? Ayan, ang ayaw mag-on ng backlight. Nagbi-blink lang yung ano. Ganun lang siya, no? Nagbi-blink lang yung kanyang, nag-consantali yung kanyang power na white. Tapos, green-orange. Yan ang kadalasan na, pag nagpalit ka ng picon board ng Sony, kung hindi green-orange, 5 blinks na red, 4 blinks, iba-iba. Anong cause pat kanito? Bakit ganito yung kanyang naging resulta ng pinabitan natin ng isang bagong tikon board? Tatayin muna natin. Kung papansin ninyo, no, pakituduan mo ito. Sa iba, ang ginagawa dyan, pagka ganun ang naging resulta pag nagpalit ka ng tikon board at nag-green-orange, tinatanggal nila ito at ipinapalit yung dating original sa bago. Kung tawagin ito ay panel ID or EEPROM. Minsan naman yung iba, ang ginagawa, pati itong mismong kanyang memory, pinapalit, sabay. Pagka nagkaroon kayo ng ganung problema, minsan nakukuha sa isang palit lang nito. Ngayon, pag nagpalit yun, ganun pa rin. May iba pang modification. Pagka hindi mo alam ang gagawin, wala na, zero ka na. Iisipin mo, sira yung nabili mo. Pero hindi sira yung buo yun. Ngayon, kung mapapansin nyo itong mga resistor na yan, pumunta yan sa mainboard, di ba? Ayun, sinasabayan ka.
Pinos mo, ma? Hindi. Sino ba? Pinos? Tayo po, sinos mo. Hindi, ano mo na lang. Pinatahimik ko lang yung doggy ko eh. Ingay eh. Asa na nga ba ako? Doon, you know, you... Nagkabit tayo ng tikon, no? Ang resulta, blink, green, orange. Yun. Ngayon, sa mga tikon na, sa mga Sony na TV, kadalasan yan may panel ID. Kasi may memory din talaga yan eh. Ngayon, pwede mo siyang i-bypass ng patayin mo yung panel ID. Sa anong mga instansya? Kasi pagka mga 43 size, kahit wala yung panel ID, kagana yung mainboard mo, magtutuloy siya. Pero pag sa mga 50 pataas, hindi na pwede, kailangan may panel ID siya. Same sa kanya para magtugma yung mainboard at saka yung panel mo. Kailangan niya ng panel ID, hahanapin niya talaga yun. Pag hindi niya makita yun, ganun ang mangyayari. Minsan, 5 blinks na red or green, orange. Malilito ka. Ngayon, ang gagawin natin dito, kung mapapansin po ninyo, itong board na ito, iba-bypass na lang natin siya. Hindi na natin kukunin itong original na panel ID niya na ililipat sa isa. Kasi 43 lang naman siya. Kasi maraming beses na tayo nakagawa ng ganito. Na kahit i-bypass mo na lang siya, gagana. Sa papaanong paraan, ito yun. Kung mapapansin nyo ito, yan lahat ng dot na yan, kung bibilangin mo yan, kikita ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pins yan na magmumula dito papunta rito. Ibu-block na natin yun para wala na siyang ma-detect na panel ID. Kahit wala kasi yung panel ID, pwede mo mapagana yung ganitong mga size na 43. Iba-block na natin yun para hindi siya malito. Agahanap pa siya ng panel ID kasi pinapasok natin yung galing ng mainboard eh. Diba? Ngayon, iba-block natin yun para huwag na siyang pumasok, para mag-dire-direcho yung kanyang on. Subukan natin, no? Ilan yung pins? 13, di ba? Ayan, makikita mo naman yung dot, oh, na gold dot. Kita ba? Pakita mo, ipakita. Yan. Ibilangin mo yung 13 pins magmula dito, kahilera nito. Sunod-sunod yan. Ibablock natin yun. Eto, pag magtatanggal ko nito, hindi hinuhugot yan ng basta-basta. Ipe-press mo muna ito. Ipe-press mo yan dalawa, saka mo huhugutin. Kasi pagka hindi mo pin-press yun, masisira. Mabubungi. Pag nabungi, anong gagawin? Babunot. Kapupustiso mo sa dentista.
Tingnan natin yung kanyang result. Copy muna tayo. Ayan. Tingnan natin yung result. Ayun yung remote, oh. Ayun lang, may gunting. Ilaw na siya, eh. Kasi alam ko, naka-automatic ito, eh. May biblink pa rin yung ilaw niya, oh. Steady, eh. Ayun. Nagtuloy siya, di ba? Hindi siya nagbiblink. Tingnan natin kung may video. Ayun, may video na, oh. Wait, ano yun? Nawala. Tinamaan. Tinamaan yung ano? Ayan. Ayun. Papansin nyo, hindi na siya nag-green orange. Nagtuloy na yung kanyang video. Sige natin sa home. Yan o. Ganda. Diba maayos siya? Hindi naman siya magkakaroon ng epekto yun sa may ano niya eh. Kasi ang pagkakalam ko yun, pan 3D yun eh. Yung binalak natin na yun. Pagkakaalam ko lang yun, ha. Hindi ako sigurado. Yan na po siya, oh. Malinis, di ba? Malinis na malinis siya, no? Wala nga lang tayong interview. Wala tayong pang-testing ng video para makita sa inyo. USB. Wala na pala yung copy ko. Ay, pusa. Tansi dyan. Hindi ko lang kung magkano yung USB. Biro mo, tagal na i-stack nito, taon. Ano ba siya? Ano? Meron di smart yan. Smart TV yan. Ah, smart TV yan. Ah, Android. Ganda. Sa mga ngayon pala makaka-encounter nito, pag nakita nyo yung video na ito, gayahin nyo lang. Pagka nag-ayat, nagawa nyo, punta na lang mo kayo sa Gcash. Sana'y may natutunan na naman kayo sa video na ito, may gsi lang. Kasi inigsiang ko eh, dahil nagabing kami ng gusto, dahil may service pa kami bukas. Yan na po siya, oh. Ilang minuto? 26. Okay, good. Shout out ulit kay Megs, Philip Megs, Aranyos at kay Cillian Francis. Mga gopings yan eh. Ganda na lang yan nung makakita ko sa personal. Hindi na niya, binila mo ng kape. Muli,
Salamat po sa Diyos.